Hello, hello, hello. Good morning mga kalakay. Ready na tayo ngayon pumasok. So, I just want to share with you guys yung ginawa kong diskarte para makasurvive. And kasi wala kaming OT ngayon. So, kailangan natin gumawa ng sideline para or diskarte para makasurvive. Kasi sa hirap ng buhay ngayon. And, yan, nagtinda po ako ng ulam. Nagluluto ako ng ulam and then tinitinda ko sa company. Tapos nagtitinda ko ng kung ano-ano para lang makasurvive. And i-share ko sa inyo yung pagluluto ko ng ampalayang gulay. And hello, hello mga kalakay. Ayan. Magandang gabi sa inyo. So, sa ngayon na nagpa-prepare tayo ng ititinda natin bukas na ginis ng ampalaya with egg. Ayan. So, kailangan nating rumakit kasi wala tayong OT. So, habang naggagaya tayo ng ampalaya na luluto natin bukas para sa ibebenta natin ulam. Nagiinom din ako ng tara! Gin calamansi. Kasi ano tawag dun? Parang ano lang, banding ko sa sarili ko. Alam mo na, mag-isa tayo lagi. So, enjoy natin yung buhay. And wala kaming otis, so magsa-sideline ako. Nagsa-sideline ako actually for almost ano, magto 2 weeks na, 3 weeks na ngayon. Titinda ko ng mga lutong ulam and tapos tinitinda ko dun sa work ko. Kasi wala talagang OT, kailangan nating magbayad ng mga bills. 2-5 ang bahay natin, so wala nang natitira sa sahod. So let's go, let's do the cooking. Magigayat muna ako. Okay, tayo. And piniprepare ko siya ngayong gabi tapos aagahan ko yung gising bukas para magluto. Ayan, tapos babalutin pa natin, ganyan. Ang dami pang proseso. So, pero okay lang, laban lang sa buhay. Ayan. Kailangan natin kumayod para ano, may pambayad tayo sa mga bills natin. Grabe yung pinagdadaanan ko ngayon na financial problem. Kaya talagang kahit anong sideline. Actually, nagtitinda rin ako ng face mask, ng safeguard, yung mga ganyan kung ano-ano mong titinda kasi kailangan natin ng sideline talaga. Grabe yung epekto sa akin ng pandemya. Pero okay lang. Fighter tayo, so laban lang. Ayan. Balkan kayo, ko kayo bukas. Ayan. Magagayat muna ako and then magiinom, syempre. Enjoy natin ang buhay. And bukas magluluto ako ng umaga-umaga. Gigising tayo na siguro mga 4 a.m. kasi 8 a.m. yung pasok ko. And bye-bye. Good morning mga kalakay. Ayan, magbabalot na tayo ng ating nilutong ampalaya with egg.
Ginisa-gisa ko lang kanina eh, syempre. Alas 8 yung pasok ko, so kailangan natin kumilos ng maaga, alas 6 na. So, ganito yung takalan ko. Talagang 25 pesos. Siyempre kailangan natin nakamask kasi pagkain itong niluluto natin. Nag-sanitize naman ako ng kamay ko kaya okay lang. Nagmasa ko kasi nagsasalita ako habang nagtataka. So, ayun. Kailangan natin maging safe. Kasi pagkain po. Ayan. Kailangan natin mag-sideline kasi wala tayong OT sa trabaho. Grabe. Hindi ko alam ano nangyayari sa ano namin, department. Wala kaming OT. Kaya kailangan natin sumideline. Grabe, ang mahal ng bilihin ngayon. Yung bayad pa lang sa bahay, yung renta ng bahay, hindi na sapat yung basic salary. Huwag bayaran ng bahay, walang matitira talaga. Kaya kailangan kong kumayod. Walang masamang gumawa ng paraan. Actually, ano, na-order na to. Kasi ang ginagawa ko bago ako magluto, nagpapa-order muna ako para pagdating ko sa work, kukulin na lang nila pagkakain na sila. Hindi na ako pupunta pa sa production or doon sa mga customer ko para isa-isa mag-alok nito. At least ano na, order na siya. Ayan. So ayun mga kalakay, tapos na tayong magbalot. So ilalagay na natin siya dito sa bag natin. Dito ko nilalagay yung ano, yung mga ulam para matagal siyang lumamig. Dinodoble ko yung plastic. Later. So hello, hello, good morning mga kalakay. And ready na tayo ngayon sa pagpasok. Siyempre dadali natin yung paninda natin, tapos ibebenta natin siyempre sa mga work natin. And kailangan nating ano, mag sideline kasi sa ano, sa nangyayari ngayon sa company namin, wala kaming OT. Ayan.
ilang buwan na kaming walang OT, tapos yung basics salary hindi sapat sa mga bills kagaya ng bayad ng bahay, tapos bayad ng kuryente, tubig, foods, basic necessities, ayan. So kailangan natin kumayod-kayod kasi kung yung sahod nga asahan natin walang mangyayari sa atin. Ayun, so ayan, na-share ko lang kung paano ko na-survive yung isang quincenas. Kasi sa ngayon, wala na talaga, nawawala na akong gana pumasok sa trabaho kasi parang wala ding nangyayari. And so, nag-try akong mag-apply sa abroad. So, sa susunod na mga vlog, ipapakita ko sa inyo yung first attempt kong pag-a-apply sa abroad. And thank you sa panonood sa aking walang kwentang vlog. Ayan, gusto ko lang i-document to kasi babalkan ko to pag naka-aun-aun na ako. Charat. And thank you for so much for watching, and please do subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa po mga videos. And so susunod, gusto kong mag-vlog ng i-share sa inyo yung pag-a-abroad ko. And gusto ko kasi mag-abroad na ngayon kasi walang nangyayari dito sa Pinas. And yun lang, thank you.